Pinapagwapo tayo ng Panginoon. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Tapos, mag-fist bump nga tayo. Ready? Hanap kayo ng ka-fist bump nyo. Gawin natin dalawa. Ready? 1, 2, 3, go! Pa-la-la-la-la! Okay, praise the Lord. Kahit na meron tayong mga dinadalang problema, ano man yung kabigatan na meron tayo, still, nakakangiti tayo at nagagawa nating mag-encourage pa rin ang ibang tao dahil sa ating Panginoon na kasama natin sa bawat saglit ng ating buhay. Amen, mga kapatid? Amen. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Hallelujah. Magandang hapon po, Panginoon. Maraming salamat sa pagdadala mo po sa bawat isa sa amin ngayon dito. Thank you for allowing us to freely worship you in spirit and in truth. Marami pong salamat sa patuloy at patuloy na kagalakan na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Despite mga problems or anumang situation na meron kami, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ang aming refuge. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming strength. Sa hapon pong ito, we are asking that you consecrate our lives, cleanse us, O Lord, anumang pong impurities na nakikita mo sa aming mga puso. Patawarin mo po kami at linisin at gawing marapat sa paglapit sa inyo ngayong hapon. We pray, continue to reveal more of yourself in us, O God. Continue to shower us with your love and your goodness and your faithfulness in our midst right now. Kayo lang po, Panginoon, ang nais naming maitaas. Ikaw lamang po ang nais naming mapapurihan sa aming kalagitnaan. Salamat po. We give you all the glory and honor. We love you, Lord. We love you. In Jesus' name, amen. With God, nothing is impossible. Amen? Hallelujah. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living. Impossible. Yes, Lord, with you nothing is impossible. We live by faith and not by sight. Amen. Hallelujah. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I see. Deep down you can do anything.
alone, O God. We will rest in your presence and wait patiently for you to move mightily in our needs, O God, knowing that as we draw near to you, you will draw near to us as well. Father, we surrender our all in all to you right now. Have your way among us, O God. Have your way in me, O Lord. Oh, Jesus, Jesus. Papalayo sa amin sa inyo, Lord. We surrender it all to you, O God. We surrender it to you, Lord.
seated in God's presence. Praise. Praise the Lord. Magandang hapon po sa ating lahat. Praise God. It's really our prayer that the Lord will find us always willing and ready sa kanyang pagkilos sa ating buhay, that He will have His way. At wala nang pinakahangad ang Panginoon for us to always be on that attitude and posture sa ating buhay, that we're ready for His work, for His will to be accomplished in our lives. Tayo po isang nalima na langit. Hallelujah. Lord, this is our desire, that You'll find us indeed always willing and ready for Your will to be done and be accomplished. Have Your way in us, O God. Have Your way in us. It's more than anything else, O God. Ito po yung nais mo sa buhay namin. We can worship You with our songs, with our singing. But more than that, Lord, it is our hearts that You would like us, O God, to offer to You, willing and ready for Your will to be done. So we thank You for this time that we can worship You and experience once more Your fresh touch. Through Your word, we ask that You'll speak to us, that Your Holy Spirit will be free to move in our lives. We submit to ourselves, O God. We humble ourselves to You. And we thank You, God, for giving us again this opportunity to worship You. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God. All right. We are on the fourth Friday of this month of January, and sa atin na nakakasunod ng ating pag-aaral for these past weeks, let me just do some review. Our theme for this month is actually renewing our life in God. Pagbabago na ating buhay sa Panginoon. Ano po? On the first Friday, we talk about how can we restart our lives. Okay? On the second Friday, we talk about how can we start right, because that's important as we start our lives. Dapat tama rin yung ating pag-uumpisa. Then only then that we can have a bright start for this year. And last Friday, we talk about how can we experience God's breakthrough as we start this year, after a tremendous year last year, or terrible years last year, paano ba tayo maka-experience ng breakthrough? This afternoon, I'll be sharing to you about one important and essential factor in restarting our lives, and that is the change that we owe to exhibit and experience in our lives. Yung pagbabago na dapat natin maranasan sa ating buhay. And that's very important as we restart our lives. Sabi po ni George Bernard Shaw, right? Progress is impossible without change. Anumang pag-usad, pag-unlad ay hindi mangyayari at imposible kapag walang pagbabago. All right? In fact, you'll find out kahit maliit na pagbabago will play a big role improvement sa ating buhay. Sa totoo lang, a little change can bring us far. According to study, this truth was really realized that a little change can bring an improvement. Halimbawa na lang po, they found out na kapag mayroong pagbabago ng konti, it helps you to uplift your status in life. Halimbawa, sa ngayon, ang tawag natin sa mga prison guard, alam niyo na po kung paano sila tawagin yan? They are security officer. Hindi na prison guard. Today,
Yung mga garbage men na nangungulekta ng basura, alam nyo yung tawag sa kanila ngayon? Sanitation engineer. At least engineer. Ano? So nagbabago ng konti yung status. A little change will really uplift this status. Hindi lang yan mga kapatid. They found out that a little change can raise our income. Pwede magbigay sa iyo ng mas mataas na sweldo, mas kumita ka kapag nagbago ng konti. Halimbawa po, today, yung tawag sa sapatos, datuklasan nila para mas medyo magmahal ng konti. Ang tawag dyan nga na footwear. Alright? Hindi natin tawag na sapatos yan. Hindi na in-advertise, kundi footwear. Tawag ngayon sa sauna bath is actually spa. Yeah, medyo social, di ba? Saan ka punta? Papa-spa. Dati sauna lang yan. Right? Okay, massage. Ngayon, ang tawag sa mga barbershop, salon. Medyo social ng konti. Pero again, according to study, a little change will make it more sa kanilang income. Di lamang po yun mga kapatid. That's why, kahit sa pangalan, a little change in name ay pwedeng magpataas ng iyong self-esteem, yung tingin mo sa sarili mo. At kung di nyo po alam, sa Amerika, pwede ka magpabago ng pangalan mo. Right? Kaya, ang Pilipino pag napunta ng Amerika, si Tomas Cruz, ang pangalan niya of course ay Tom Cruise. At pag naman si Rogelio Dagdag, ang pangalan niya sa US ay Roger Moore. Ang mabigat yung asawa niya, si Demetria Dagdag, Demi Moore. Alright, di ba? Konting pagbabago, ang laki ng epekto eh. Gumaganda, tumataas tuloy yung tingin mo sa sarili mo. Meron pa po yan mga kapatid. Si Victoria Malihim, sikat na sikat yan, Victoria's Secret. Ang mabigat, ito si Restituto Fruto. Sa Pilipinas, alam natin yan. Simply as Tutti Frutti. Alright? And ultimately, si Roberto Controlado, kapangalan ko yan. Sa English, birth control. Okay, no? Pag Pilipino, maraming magaling tayo dyan eh. Yeah? Pero totoo mga kapatid, a little change can uplift us and can, according to study, can even give you a good income. That's why it's very important that if we want to restart our lives, we need to change. And let me propose this afternoon to you that life does not get better by chance. It gets better by change. Ang buhay hindi nagiging mas mainam sa pamagitan ng pag-antay, ng kapalaran lang, kundi by our change in life. That's why we'll talk about what hinders us na magbago. Ano ba ang humahadlang para magkaroon ng pagbabago sa buhay natin? Our favorite New Year's song lagi sa Pilipinas when we are kids, lato hanggang ngayon kinaawit pa, bagong taon ay magbagong buhay. Pero lagi natin kinakanta, pero ganun pa rin. So what hinders us from changing? That's why I'll be talking to you and sharing to you about hindrances to change. And our title for this afternoon is that change barrier. Ano yung mga hadlang sa pagbabago natin sa ating buhay? And our text is found in Numbers chapter 13, verse 27 to 14, 9. We'll not be reading that because we'll be talking about that as we go along in this message. So, again, what hinders a person to change? Ano bang humahadlang para magkaroon ng pagbabago sa buhay ng tao? Our story in Numbers 13 was about the nation of Israel. Okay? Remember, Israel was in captivity for more than 300 years sa Egypt. Inilabas sila ng Panginoon doon na nasa disyerto sila. Umiikot sila because God was doing something. And for 40 years, they were in the wilderness. And now, they were about to enter the promised land. They're given a chance na kung saan, bilang minamahal na bayan ng Panginoon, bibigyan sila ng isang permanenteng lugar that they can settle down. It's a place na kung saan magbabago yung buhay nila. It's the promised land. It's their greatest chance to restart their lives and totally change their life. Ito na yung pagkakataon nila na maranasan talaga yung pagbabago at pagpanimula ng pagbuhay sa isang magandang lugar. Sadly, they blew it because they didn't change. Ang nakakalungkot, hindi nila nakamit yun
on this particular passage that we're going to study simply because they fail to change. So what hinders them from changing? That we can also learn from them, that hinders us also today to change. Three things. First, we are hindered to change by a poor vision. Poor perspective or poor vision. Okay? Ang unang humahadlang bakit hindi tayo mapagbago, kadalasan mali yung ating pananaw, yung ating paningin. Again, when the nation of Israel was about to enter the promised land, God asked them, sige, puntahan niyo yung lugar, mag-scout muna kayo, tignan niyo. God would like them to see the beauty of the land. And so they were asked to send spies. How many? 12 spies. Alam na po natin to, very familiar passage. 12 yun, each representing the 12 tribes of Israel. Okay? So these 12 spies, naglibot dun sa promised land. How many days? 40 days. 40 days. Nung bumalik na sila, nagbigay sila ng report. At first, it was very good. Bakit? Ano po yung report? Right. Sabi doon, we went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey. Ang ganda ng report nila mga kapatid, the land was really prosperous. Talagang dumadaloy ang honey at gatas doon sa lugar. In fact, sabi nila, if you're going to continue that passage, they brought some fruits na 2 taong nagdala na ang lalaki ng bunga. Para as a proof that the land was really good. Ang ganda po ng report nila sa umpisa mga kapatid. However, they end up negatively, majority of them. Why? Dinugtong nila in verse 28. But the people who live there are powerful, and their cities are fortified and very large. We even saw the descendants of Anak. Nireport nila, inakita lang, maganda yung lugar, pero yung mga namubuhay na tao doon, mga higante. Yung anak, yung sinasabi, anak niyan. Yung lahi ng anak is actually the line of Goliath. Goliath was 9 to 10 feet tall. Kaya ganun kalalaking tao na nandoon sa loob ng promised land. At sabi nila, it was a fortified and very large city. And worse, ito yung pinaka proof that they were really negative. Sabi nila, we can't attack those people. Hindi natin kayang lusubin yon. They are stronger than we are. The land we explored devours those living in it. Imagine ano, nakita daw nila parang kinakain yung mga tao nandun, and all the people we saw there are of great size. Ang ganda ng umpisa nila, ng report nila, pero nagtapos ng negatibo. Anong problema sa kanila? Well, there were some nakasama nila, 2 of them reported and remained optimistic. Pare-pareho sila nakita mga kapatid, pero 2 of them remain optimistic. Sino yun? Si Joshua at si Caleb. Itong sabi ni Joshua, particularly ni Caleb. Then Caleb silenced the people before Moses and said, we should go and take up the possession of the land, for we can certainly do it. Nag-report sila na maganda yung lugar, pero may mga higante. Yung iba ayaw nang pumasok. Pero itong 2, pasukin pa rin natin sapagkat kakayanin natin to. Ano uli ang pinagkaiba nila mga kapatid? Ang tawag po sa kanilang problema is actually the spiritual vision. Yung pananaw nila. Paano nila tinignan yung sitwasyon? Because people with poor vision sees obstacle rather than opportunity. Kapag mali yung pananaw mo at mahina yung paningin mo, ang nakikita mo yung problema kaysa dun sa oportunidad. People with poor vision sees the difficulty in every opportunity rather than the opportunity in every difficulty. Para lang ganito yung mga kapatid, kung meron tayong salamin. One side is actually a perspective for obstacles sa mahadlang sa buhay at problema. The other side is opportunity. Depende sa grado ngayon, parang mas ang problema ng mga may poor vision is that mas mataas yung grado na opportunity. Kaya nakikita nila yung obstacle. Pero yung magandang pananaw, mataas yung grado na obstacle, nakikita nila opportunity. People with poor vision sees the obstacle rather than opportunities. Again, pareho sila naman nakita. In fact, Joshua and Caleb did not deny the good thing and even the bad thing inside the promised land. Hindi lang sila optimistic na para huwag niyong pansinin yun.
At tingnan natin yung mga magagandang bagay, no? You'll find out the reason why. Because Joshua and Caleb did not just stop. Their vision was actually influenced by one thing. It's their faith in God. Because you can look at things in the eyes of fear. Yun yung nakita nung sampu. Ang sabi nila, puno ng takot. That night, all the people of the community raised their voices and wept aloud. Sabi kasi ni Moses, papasukin pa rin, o nang in-encourage ni Caleb at Joshua, papasukin pa rin natin. And mukhang gusto ni Moses. Sabi nila, nag-iyakan sila. Bakit sila nag-iyakan? If only we had died in Egypt or in this desert. Dinugtong nila, why is the Lord bringing us this land only to let us fall by the sword? Our wives and children will be taken as plunder. Simple mga kapatid, takot sila sapagkat pwede mapahamak yung kanyang mamahal sa buhay. They were full of fear. Yung tingin nila, impluensyado ng takot nila. But not with Joshua and Caleb. Joshua and Caleb remain optimistic not just because of their human perspective but because of their faith in the Lord. Sabi po, nung talata in verse 8, if the Lord is pleased with us, He will lead us into the land, a land flowing with milk and honey, and will give it to us. If the Lord is pleased with us. Dinugtong niya sa dulo. Do not be afraid of the people of the land, because we will swallow them up. Their protection is gone, but we have the Lord with us. Hindi lang yung simpleng pananaw, mga kapatid. May pinanggagalingan yung pananaw nila. Yung pananaw ni Joshua at ni Caleb nang gagaling sa pananampalataya nila sa Diyos na mas malaki at dakila. While the people who are reporting negatively is coming from their fear, nakakaharapin nila. Ang pinagkaiba nila ay yung paningin na meron sila sa buhay. The ten were concerned about the obstacles and difficulty, about the threat, while the other two were concerned about the opportunity. It depends now on how they look at things based on their faith in the Lord. Mahalaga yung ating pananaw sa buhay. Amen po ba? Kung paano natin inaharap yung mga problema natin sa buhay ngayon, ang laking factor ng ating perspective or vision. Shall we look at them in the eyes of fear or in the eyes of faith? Okay? Paano yung tingnan ang bagay? Joshua and Caleb simply had an optimistic vision. It's because of their faith in the Lord. That's why they keep on insisting we can conquer them because we have the Lord with us. And this is important why we need faith. Kailangan may pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, it gives you now the ability to see the opportunity rather than the obstacles. Why? Because faith enables you to see the invincible, believe the incredible, and receive the impossible. Mahalaga yung pananampalataya natin, mga kapatid, sa Panginoon. Dahil kung hindi, aatras ka rin kapag nakakita ka ng malaking problema. Aatras ka rin kapag malaki na yung hinaharap mong dagok sa buhay. But with your faith in the Lord, you can conquer them just like Joshua and Caleb because it gives you the confidence through the Lord that you're trusting. Amen po ba? Kaya nga mahalaga, if you want to change, you need to start with your faith in the Lord. That gives you a spiritual vision. Yung pagbabago, pwedeng i-assert mo sa iyong sariling lakas. Ang tawag dyan, humanistic. Sa sarili mo, nagtitiwala ako, magbabago ko. Maraming gumagawa niya, mga kapatid, pag nag-New Year's resolution. Next year, itong gagawin ko. Pero sariling effort. That's the reason why hindi magtagumpay. But if you're going to do that, I trust the Lord on this, and I'll plan out the things that I have to do, then you can see the real change to happen in your life. That's why it's important. If we want to change, kailangan magsimula sa mata na may pananampalataya sa Panginoon. The second factor that will enable us to change, or bago po tayo pumunta dyan, just to prove to you, let me give you an example. That vision is important and our trust in the Lord. Now, in 19... before the World War II, bago po magpangalawang digmaan, may umabot ba sa atin doon? Wala siguro. Ang pinaka may edad sa atin dito siguro nasa 58 lang or 57. Right?
Before World War II, actually, this company, the Swiss watch company, is the company with the largest watch maker in the world. Sila yung ang kumpanyang may pinakamalaki pagdating sa production ng or sa market sa bumundo pagdating sa watch. They control 90% of the watch market. 90% mga kapatid, hawak nila ang market sa watch. Why? Because they were excellent watchmaker and no one can compete with them. Wala talaga. Sila yung number one. But in late 1960, pagdating ng 1960, yan, pinanganak na po ko ng 66, merong researchers na nag-present sa kanila ng bago nilang study. A new concept of watch. The electronic watch. Ang tawag natin ngayon dyan is the quartz watch. Why? Because instead of having the traditional mechanical watch, yung bang merong nagtitik-tik pag pinakinggan natin, ngayon, this time, the watch will be run by a battery, electronic. Pinisento doon sa Swiss watch company, and they, at the onset, mga kapatid, pinakita kung paano tumatakbo. They, hindi nagtagal. It didn't, siguro nagbigay ng dalawang isip doon sa Swiss watch company. Ang sabi nila, hindi yata magtatagumpay yan. It will never sell. Nobody wants to wear an electronic watch. Yun ang salita nila mga kapatid. Nobody wants to wear an electronic watch. Kaya hindi nila binigyan ng pagkakataon, ma-entertain yun, even for a day. Turn down kagad. Bagsak agad. Ang ginawa ng researchers is that they went into another watch fair. Nagkaroon ng fair. Ano? Ng watch. And they presented their research. During the fair, dalawa doon na investor was given a chance to see that and they see the potential nung kanilang invention. Even though these two investors wala silang kaalam-alam pagdating sa watch and they were never involved in about watch. So they took the opportunity because they saw the potentials and bought the right for the quartz watch. And before long, these two inventors became the controller and of the market share pagdating sa mga watches today. In every watches that is sold, that is quartz watch, these two people were actually gaining and became successful simply because they saw the potential of the research that has been done. Mga kapatid, when Joshua and Caleb was presented of the opportunity, they saw their future in that promised land. While the ten saw the obstacles and difficulty and the threat that they're going to die. Nakita nila yung kinabukasan nila nasa lugar na yon. That's why by faith, they believe God at nakita nila yung pangarap nilang matutupad. Simply because they have a spiritual vision based from their faith. So ang tanong, kumusta yung ating paningin sa buhay, mga kapatid? How's your spiritual vision? Sometimes we need to check. Baka medyo mataas na yung grado na mata natin. O yung iba naman, baka kinakailangan na magpa-LASIK surgery. Spiritually. Sabi ng Biblia, mga kapatid, without a vision, people perish. Without a vision, people perish. Pag wala ka daw spiritual vision, magdurusa ka. At totoo yun. That's why these 10 people and the rest of their adult generation suffered so much. They lost the opportunity. So let's go to the second part. We are hindered to change by our bad attitudes. You will hear it to me. From me, many, many times. Because this is very important. Diba? Ang sabi nung nakaraan, pinag-aralan natin, a bad attitude is like a flat tire. You can't go anywhere until you change it. Pag pangit ang attitude mo, I'm sure to you, nagiging unpleasant ka sa iba. Ikalawa, you'll never achieve something because you have a bad attitude. What's the manifestation that they have a bad attitude? Anong pinakita ng mga tao ito na merong hindi tama yung kanilang pag-ugali?
One, gossiping. That's one attitude that they have. Nung una pa lang mga kapatid, yan na yung prevalent attitude, gossiping. Sabi sa talatang 32, and they spread among the Israelites a bad report about the land they had explored. Nakita nila maganda, ha? Pero this time, ang report na nila sa iba, chinismis nila, ang pangit ng lugar. The land we explored, the boys were living in it, and the people we saw there are of great size. They spread a bad report. Hindi lang nanatili sa kanila yung pangit na pananaw. Nang hawa pa sila, because simply, that's the purpose of, that's the function of gossip, yung chismisan. That's why, madalas natin narinig to, gossip is a false story spread by fake people and believed by a fool. Okay? And a warning sa atin ng Proverbs, a deceitful man spreads conflict. Yung mandarayang tao. But yung mandarayang tao, ni refers sa gossiper. Because gossip separates close friends. In fact, matutuklasan nyo pa sa Bible, do not associate with people who talks so much, talking about gossipers, because they really separate friendship. That's one problem that they have. They have an attitude, when they have something bad, they're going to talk about it. They spread it. Secondly, anong attitude na meron pa sila? Grumbling. Pakisabi po natin grumbling. Same word as complaining or whining. Anong problema sa grumbling? Sabi dito sa verse 2, all the Israelites grumbled against Moses and Aaron. Nung una, chinismis lang nila, pangit. Hindi tama yung lugar. Hindi natin kakayanin. Pero this time, the gossip, now tumaas yung level. Umangal na sila ngayon kay Moses at Aaron. Nag-grumble na sila, nag-complain na sila. Maliit na bagay? Hindi po mga kapatid. You'll find out that in the desert, that's one sin that caused them not to enter the promised land. Grumbling or complaining. Mahirap yan. Sapagkat madalas, kapag nahirati ka sa complain, chances are you'll never do your best but will always complain. Yan, may nagsabi, champions will not entertain complaining because they're busy improving themselves. Okay? Yun daw mga nagtatagumpay, hindi masyadong concerned sa mga complaints because they're busy improving themselves. Ang ganda nung kasabihin na yun. Now about grumbling, let me share to you a story. There was one private soldier na katatapos lang kumuha ng soft drinks doon sa vending machine. When suddenly, a sergeant officer came by and asked, do you have any coins? Para makakuha rin siya. Sabi, private, do you have any coins? Ang sabi nung private, bro, wait a minute ha. I'll just look. Nagulat yung sergeant. Sabi niya doon sa private, that's not the way to talk to an officer. I'll ask you again. Private, do you have a coin? Sabi ng private, sir, no, sir. Okay na sana, bibigyan na sana siya eh. Eh kaso, umangal pa siya doon sa private. No, tuloy ang sagot. Sometimes, kaangal natin, nawawala yung pagpapala. Just like these people. That's the attitude that God hates from them. Grumbling. Thirdly, eto na. Okay, maganda to. A grumbling tongue reveals a ungrateful heart. Bakit malaking kasalanan yung grumbling? Because it reveals that you are not grateful. Mapagpasalamat. The third attitude na meron sila. First, they were guilty of gossiping, nag-elevate to grumbling, and worse, nag-elevate sa gross rebellion. Nagre-rebel din na sila. Nag-umpisa lang sa chismis, nag-complain na, tapos may rebellion na nangyari. Pansinin niyo po, mga kapatid, yung sabi ng talata. Yung rebellion nila, nagplano na sila ng mutiny. Okay? Ano yung mutiny? They said to each other, we should choose a leader and go back to Egypt. Noon na, takot lang sila. Ngayon, nakahawa na sila, nakabuo na sila ng crowd. At sabi na, pili na lang tayong leader natin, balik tayo sa Egypt. Meron ng rebellion at mutiny. They want to expel Moses and Aaron. Hindi lang yan mga kapatid. They want to eliminate them. The second manifestation ng kanilang gross rebellion, there is now a threat of murder. Sabi nila, the whole assembly talk about stoning Moses and Aaron. Can you imagine? Nag-umpisa lang yun sa maling pananaw, sumunod, nag-complain, sumunod,
Papatay na nila yung leader nila, si Moses at Aaron. Why? Tama si John Maxwell. Bad attitude is like a rotten apple. Parang bulok na bung na apple yan. If you leave it in a basket of good apples, you will always end up with a basket of rotten apples. Because bad attitude ruins a team. Kaya natin, simpleng problema, ang sama na ugali. It affects the whole. That's why sabi ni John Maxwell, it ruins a team. In this case, they made a rebellion a threat to kill their leaders. Simply, it started with bad attitudes. Mali yung pananaw, may maling attitudes, now, nagsuffer. They want to make a rebellion. As I've said, mga kapatid, bakit yung ating New Year's resolution hindi nag-work, yung ating desire, madalas, pag may goal tayo? Because we don't plan and work out yung mga bagay na dapat natin gawin para maabot yung ating pangarap. The changes that we need. Madaling sabihin, gusto, pagkatapos itong taon na to, nag-lose na ako ng 20 pounds. Pero after saying that, unti-unti mo natutuklasan yung realidad na hindi pala ganun kadali. At bago natapos ang taon, mas nadagdagan ka pa ng timbang. Simply because you're not planning how to reach it. Ganun din po mga kapatid. The reason why New Year's resolution are not working out, we're not planning what are the changes that we need to make and how we're going to achieve it. Kasi may kasabihan nga, vision without action is hallucination. Kapag may pangarap ka, pero hindi ka naman kumikilos, nag-hallucinate ka lang. Walang mangyayari. Okay? Now, ang pagbabago laging nag-umpisa sa ating attitude. That's why it's important. Halimbawa, again, let me give you an example. Sa isang construction site, kila Kuya Robert Chata ito, mayroong 10 trabador na tamad. Sa dinami-dami ng trabador, may 10 trabador na tamad. Yung kanilang forma, nakaisip ng parang kung paano niyang pakikilusin yung 10. Sabi niya, kinausap niya yung 10. Alam niyo, meron akong gusto, para lang ma-motivate sila talaga magtrabaho, meron akong pinakamadaling trabaho na ibibigay ko sa inyo. At ibibigay ko doon ito sa pinakatamad sa inyo. So gusto ko malaman, sino ang pinakatamad sa inyo? Aba, taasan lahat ng kamay. Yung siyam, pero may isang hindi nagtaas ng kamay. Tinanong niya isa, ba't hindi ka nagtaas ng kamay? Tinatamad ako eh. Mahirap baguhin yung isang tao na yung attitude niya. Ganun mga kapatid. That's the reason why, again, progress is impossible without change. A negative mind will never give you a positive life. Nasabi ko na po yun dati. Kapag ganun ang attitude mo, it will never give you a positive life. You want something to happen in your life, you need to change. First, it should start in your attitude. In your attitude. The third thing that we have to experience that hinders us from changing is our old life. Pakisabi po natin old life. Yung ating lumang nakalipas na buhay. Yung ating lumang pamamaraan. Bakit? Israel was stuck in their lives. Handa silang magpakadusa doon, mga kapatid, sapagkat sa totoo lang, problema nila, they want to go back to their old life. Tingnan niyo sabi nila, would it be better for us to go back to Egypt? Pansinin niyo, binibigyan na sila ng pagkakataon ng pumasok sa Promised Land, pero gusto nila bumalik sa Egypt. Sasabihin niyo, matino ba to? Ang ganda ng buhay dito, pero gusto nila bumalik sa Egypt. Anong problema? Ang tawag dyan, mga kapatid, slave mentality. Yung utak nila nasa dating buhay pa rin. Kaya nga sabi, they said to each other, we should choose a leader and go back to Egypt. Lagi na lang Egypt. Egypt. Bakit? Ang Egypt, anong buhay na meron sila mga kapatid? Ang buhay nila, imagine, wala talaga sa wisyo eh. They were in bondage. Alipin sila. Pinahirapan sila. And yet they really want to go back to Egypt. May mga tao, kaya nahirapan magbago, nasanay sila sa dating buhay. May mga tao nga, kaya mahirap maging leader sa Pilipinas, babagoy mo isang ang komunidad, mga tao doon, mga sanay na sa buhay nila, sa buhay ng bisyo, sa buhay ng kasalanan, makaka-encounter ka ng problema na malaki.
may mga taong sanay na sa lumang buhay. That's why, itong mga tao na to, they were used of being in bondage. Rather than seeing a freedom, they want to stay slave and as a prisoner. Kaya mga kapatid, hindi madali ang pagbabago. It's difficult because it takes a risk to leave your comfort zones. Sa bawat pagbabagong ginagawa natin, meron tayong kailangang iwanan. Di ba? Meron tayong kinakailangang baguhin at ayusin at alisin. Kaya nga minsan, kapag nabigyan tayo ng pagkakataon, may opportunity for promotion o career change, magbabago ka ng career. Limbawa, pandemic, hindi nag-work yung trabaho mo rito, baka kinakailangan mag-venture ka sa ibang trabaho kasi yun ang workable ngayon. Pero bakit tayo natatakot? Sapagkat ayaw natin iwan yung dati nating nakasanayan. Wala rin pinagkaiba yan. Okay? Sa mga singles, may dumarating na bago sa buhay mo. Pero sa umpisa natutokso ka na huwag entertainin. Bakit? Natatakot ka kasi uling masaktan. Iyan. Di ba? At ayaw mo na maranasan yun. You want to stay the way it is. Because you do not want to experience it again. Yun ang problema natin mga kapatid. But if you want to experience God's best, dapat handa tayong mag-take ng risk. Amen po ba? Hello? If you want to experience God's best, you have to take a risk. Why? Because God is in the business of doing new things in life. Ang ating passage for this year, ang sabi malito mga kapatid, forget the former things. Do not dwell on the past. See, I'm doing a new thing. May ginagawang bagong Panginoon. Pero kinakailangan, handa kang mag-take ng risk. And what's the risk? You have to change. May mga kinakailang baguhin. God doesn't want us to stay sa luma. He wants us to stay fresh. Hindi niya gustong manatili tayo sa nakalipas. In fact, kahit ngayon victory mo sa nakalipas, ayaw ng Panginoon manatili ka doon. You know why? Because there's more victory that is before you na nakalaan para sa'yo. If you're just going to believe the Lord. Yung iba na hirati doon sa nakalipas. Ang gusto mo laging pag-usapan, the good old days. Let me tell you, God has also something for us, the good new days, not just the old days. Kaya yung mga laging paborito, mga old songs, paborito, it's good. Sometimes it's good to reminisce, but don't dwell on that. Yung iba gusto laging reunion, balikan yung nakalipas. Anong naalala mo? Natatanggap mo tuloy na matanda ka na, malapit ka na. Di ba? Eh, gusto ng Panginoon, bago eh. Yung iba sa atin dito, magre-retire. Gusto ko sana maranasan naman yung sarap ng buhay. Pag nag-retire ako, gusto ko naman enjoy yung kinita ko. Tama yan. Pero please, don't stop. Do not just wait for the time na mamamatay ka. Hindi yun ang gusto ng Panginoon. Gusto ng Lord, may mga bago pa siyang gagawin sa buhay mo. Get something that will challenge your life. That you can spend your life. Not just waiting para bang inantay mo, maranas mo. Kapag wala nang bago at walang challenges sa buhay mga kapatid, mapapadali yung early permanent retirement mo sa langit. Yun ang totoo. Gusto ng Lord, lagi may bago sa buhay mo. Ganon din ang gustong pakita sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, that's why, again, there's a saying, we don't grow when life is easy. We grow when we face challenges. We change when we are challenged. Tama po ba? Di ba? Hindi ka lalago kapag nasa komportabling sitwasyon ka lang. Kaya ka minsan binibigyan ng problema ng Panginoon para lumago ka. Huwag ka lang manatili sa dati. Sa dati ugali. Magbago ka. Why? Kasi may gusto iparana sa iyo mas maganda ang Panginoon. Amen po ba? Pag gusto mo lang yung dati pa rin, chances are, hanggang ganyan ka na lang. The people realize this. Lagi ko sinasabi, when you stop learning, you start dying. Same thing mga kapatid. When you stop dreaming, you start dying. Kasi wala nang nag-i-start tirap ng buhay mo na umangat, lumago, at mag-improve. That's the reason why you have to look for something that will make you challenge sa buhay.
Let it be kahit na ano. Ako sa sports, I've changed from something that will challenge me always. Yung aking larong table tennis, mga kapatid, I thank the Lord for that because totoo, binibigyan niya ako ng pagkakataon magpapawis, pero hindi lang yon. To tell you honestly, this sport gives me always a daily challenge to think, how can I win? How can I improve? There's no stopping. There's no stopping. I really appreciate it. Sapagkat, whenever there's a good player, I have to strive to be good and beat that good players. And I have to think how I can change so that I can make it possible. God can use that. God can use the affairs or whatever you're doing right now. Pwedeng trabaho. Pag nag-retire ka dito, ano yung gagawin mo sa Pilipinas? Kailangan meron ka rin iniisip na ganyan. Because pag wala ka nang ginagawa, mga kapatid, hindi mo mababago ang kasabihan, galaw-galaw or stroke ang katapat. Di ba? Kaya nga gusto ng Lord, merong challenge lagi sa buhay. Let me share the last. These Israelite people, they were in bondage. Yung buhay nila, yung lumang buhay nila, they're in bondage. It's also inferior. They settle for less. May magandang plano ang Panginoon, pero gusto nila, dito na lang ako. May ginagawang malaki ang Panginoon, dito na lang ako. Yun ang kasabihan nila. That's why, ulitin ko lang, nahirati na silang, balik na lang tayo sa Egypt. But not Joshua and Caleb. Si Joshua at Caleb, hindi, kaya natin yan, kasama natin ng Panginoon. Ito yung inheritance natin mula sa Panginoon, sabi nila. Kaya naman nakamit nila. Mga kapatid, yung sampu, alam na natin to. Kasama ng mga anak nila at kalahi nila, lahat ng tribu nila, hindi nakapasok ng lupang pangako. For 40 days, nanilibot nila ang lupang pangako, ang katumbas, 40 years, naiikot uli sa lupang pangako. That's the problem because they don't have faith, they did not change yung buhay nila paikot-ikot lang sa disyerto. At hindi sila nakakita ng lupang pangako. But the two, Joshua and Caleb, they were able to enter the promised land and get their inheritance from the Lord. Because they have faith, they're willing to change. God gave them a superior and excellent life that Joshua and Caleb enjoyed. Kaya nung mamamatay si Joshua, sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. He reached the fulfillment. Mga kapatid, let me share to you that there are three C's in life. Merong tatlong C sa buhay. The word choice, chance, and change. Importante yan. You must make a choice to take the chance if you want anything to change in your life. You have to make a choice to take the chance nang sa ganun, magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. Please, when God gives you a new beginning, don't repeat the old mistakes. We need to change if we want to restart our lives because life does not get better by chance. It gets better by change. We need to overcome the hindrances or the barriers to change. Our poor vision, our bad attitudes, and our old life. Because this year, marami pang naka-in-store na bagay mula sa Panginoon na para sa inyo at sa akin that even this pandemic cannot stop as long as we believe by faith on the Lord. Amen po ba? Hello? May the Lord give us this word continually as we go out from this place. That we'll really be willing to change for the Lord. Kung may kinakailangan, suko tayo sa Panginoon, suko natin. Because only then that the Lord can change us. Tayo pong lahat ay manalangin. I'll invite everyone to please stand in closing. And after this, we'll go out. You can just give your offering dun sa ating likuran. But let me pray for each one of us right now. Mga kapatid, this is not an accident that this word is given to us by the Lord. What are the changes that we need to do so that we can restart our lives? Ano yung mga kailangan natin baguhin? Has something to do about our vision, our attitude, o yung mga nakagawian natin? Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Father, in the name of the Lord Jesus Christ, we thank you for your word.
Salamat sa paalala mo sa amin, Panginoon, that we can only restart this life that you have given us if we are willing to change. There's some things that must change in the way we see things, in the way we see ourselves before you, Lord, in the way we do our service to you. There's some things that we need to change in our attitudes, O God, sapagkat sa maraming pagkakataon, ito po yung mahadlang para matanggap namin, maranasan yung mga pagpapala mo. Higit sa lahat, we need to change our old ways, our old life. Salamat sapagkat meron kang ginagawang mga bagong buhay, bagay sa buhay namin, Panginoon. Ayaw mo manatili kami sa nakalipas. Ayaw mo manatili kami, Panginoon, sa magagandang bagay sa nakalipas. You want us to see the better future ahead of us, Lord. Not the old life, but something new that's from you. I ask, change us, Lord. Allow us to experience the fullness of life through your Son, Jesus Christ. Salamat po sa inyong salita, Panginoon. Dadalhin po namin to wherever we go and whatever we do. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming mahanap buhay. Wherever we go, Lord, maranasan po namin talaga yung pagsama mo at maging ilaw kami saan man kami maparoon. Whatever we receive this afternoon, let it be extended to those who are in need of this to be encouraged. Bless each one of us. Bless also what we are going to give this afternoon to you as an expression of our gratitude for whatever you have done to us in our lives. Again, we thank you and we bring back all the praise and honor to you. Tanggapin niyo po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. God bless you all. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen.